May sasalba pa natin to, Ma. You just need more exposure. More TV guestings. Charity events para sa mga beneficiaries mo. More caravans. Correct, Madam. Paalis natin yung billboard ni Sam Gipsal doon sa EDSA, tas mukha mo ipalit natin doon, Madam. Guadalupe yun, Madam. Malaki. Congresswoman, si Mr. Vasquez po. Papasok yun. Enrico. Congresswoman. We were just discussing our campaign activities. Any news on the funds? About that, may malaki ho tayong problema. Ano yun? Paubos na ang campaign funds niyo, Congresswoman. Yung mga donors na nangako ng donations, they backed out. We have plenty of businesses. Aabunohan ko. I wouldn't suggest that, Congresswoman. Bagsak po ang value ng stocks ng mga businesses ninyo. Wala ho tayong paghuhugutan ng pondo. Then what do you suggest we do? Kailangan na ho nating magbenta ng mga paluging negosyo. I know some interested parties who are willing to buy them, pero bagsak presyo. If we put these on sale, it will stop bleeding money. But the question is, Congresswoman, are you willing to sell? Ano? Ipibigay mo na ba yung hinihiling ni Olivia? Palalayain mo na ba siya? Napatawad niya na ako. Malaking bagay yun para sa akin, Manaw. Pero malaki pa rin ang responsibilidad ko sa kanya. Siguro kaya kong gampanan yun mula sa malayo. Na kahit nasa panganib siya, poprotektahan ko pa rin siya mula sa malayo. Kahit malaya na siya. Hello, Raul. Meron ako ipapahanap sa iyo na plate number. Sige, isi-send ko sa iyo. Tama na, Philip. Hindi mo ako asawa. Hindi mo ako responsibilidad. Kalimutan mo na ako. Pasensya ka na, Olivia. Pero hindi ko magagawa yun. Kung magkasama tayong dalawa, yun yung pinakamasayang nangyari sa akin. Lalim nun ah. Sinong iniisip mo? Olivia, huwag mo na isipin ang gagong yun. Pag nakita ko pang lumapit siya sa'yo, ako na ang makakaharap niya. Tama ang ginawa mo, Olivia. Wala siyang karapatang maghabol sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Halos patayin ka na niya. Hindi maa-aksidente si Olivia kung walang bumaril sa kotse niya. Mr. Salazar, ikaw ba ang bumaril sa kotseng sinasakyan ni Olivia? Oo. Ako ang bumaril sa kotseng minamaneho niya.
Kahit pasabihin binigyan kanya ng magandang buhay. Olivia, nagsinungaling siya sa'yo. Sino ka? Relax ka na, Iha. Tumiga ka, tumiga ka. Mahina ka. Wala akong alala. Mahina ka. Tiga, nasan ako? Sandali, sandali, sandali. Ako ang... make you whole. Mahal. Ay! Uy! Sige lang! Kaya ka lang siya pa! Uy, uy, uy! Malabas ng records sa transportation office. May kayong plate number? Pare! Pare! Sandali! Nakita ba yung wallet ko? Nadukutan yata ako eh. Sino ka? At anong tinatago mo? Congresswoman. Any news? Wala, parang nasasagap ang mga galamay ko sa kalsada. Hindi ko tatanggapin yan. Ituloy lang ang paghahanap. Nasabihan ko na. Pero mukhang malakas na tao itong kasabot ni Olivia. Panigurado, may mga tao rin sila. It's not looking good, Congresswoman. Kulang pa rin ang pera nyo to finance your campaign. Ano? Anong nangyari dun sa pera na nakuha namin sa pagbenta ng mga negosyo? We paid the bank loans. Urgent kasi yung mga yon kaya naunang nabayaran. Malaki-laki rin yung halaga kaya wala na hong natira sa perang nakuha nyo dun sa mga pinagbentahan ng negosyo. I suggest you start thinking about selling your shares sa hospital. No! Hindi ko ibibenta ang shares ko sa hospital. End of discussion. Oh! Think, Victoria. Think! Maganda ang standing natin ngayon sa polls. Kaya gusto kong pasalamatan ang mga tumutulong sa kampanya ko. My friends, family of course, at sa napakagalante kong mga donors ng kampanya ko. Totoo ba ang mga usap-usapan na donor niya si Elias Delgado? No comment. Minya! Madam? Yes, madam? Kontakin mo si Elias Delgado. I need to see him right away. Yes, madam. Sige. Pupunta ako. Salamat. Sakto ang dating mo. Tumawag ang sekretarya ko. Gusto nang makipagkita ni Victoria Buencamino. Niligawan ka na niya, panigurado. Para ma-sponsoran mo siya. Gumana na ang mga plano natin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang pagmumukha niya kapag nilaglag ko siya. Kailangan ba ikaw humarap doon? Hindi ba mas maganda kung pakakapitin mo siya para hawak mo siya sa liig? Kahit kailan, hindi ko tutulungan ang taong sumira sa buhay namin ng nanay ko.
Gusto ko siyang mapahiya. Gusto ko siyang pasakitan. Mabuti, naturuan mo ko. Dahil ako naman ang magpapaalala sa'yo ng mga itinuro mo. Hindi dapat puro atake, Elias. Kailangan kalkulado ang mga galaw natin. Sabi ko naman sa'yo, nanay ko ang kahinaan ko. At ngayong nakita ko na kung sino ang mga nang-api sa kanya. Ngayon pa ba ako panghihinaan ng loob? Paano kung magkamali ka? Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Isa lang ang pagkakataon natin para gawin to, hindi tayo pwedeng pumalpak. Late na ba ako? Hindi naman. You're right on time.